Yes, I fantastic morning. Grabe, grabe. Palapakan na po natin, oh. Million Dollar Club, SPD Marvin Casino. Okay, kamusta po? Kamusta? Sino po yung mga iPhone distributors na? Taas ang kamay. Yung mga hindi pa, taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikaw, ma'am? Ikaw? Hindi? Okay, 5, 6. Grabe, no? Palakpakan nyo po yung nag-invite sa inyo, no? Dahil amidst of the rainy weather, no? Nandito kayo kasi gusto nyo daw yumaman. Grabe. So, sino po dito yung na-invite? Dahil alam nila yung alam nila bakit sila na-invite, bakit sila dumating. Sino po? Alam? Sige, ano sabi daw sa inyo, ma'am? Yung logo? Ah, paano ba? Ano? Yeah. Ano? I-pern. Okay. Okay. Si ma'am Anupe, no? Ang nag-refer po sa kanya is at doctor from Davao, si Dr. Jasmine De La Cruz Nadora. Ay, actually, lahat po nagwa-watch. Hi po sa ating iFern official page. Hi po sa Luzon, Visayas, Mindanao, and sa buong mundo. Maraming tawag doon. Salamat po. Eta, ngayon, start ng inyong pagbabago ng inyong buhay. Nax. Sino na inuwala, mababago buhay dahil kay iFern! Okay. Okay, okay ka naman, sir. Full of energy. Joke lang, sir. Okay. So, sino po yung mga empleyado? Taas ang kamay. Oo, unti lang. May mga traditional business. Yung the rest, ano? O, hindi ako nagsabi nun, ha? Si sir, ano name mo? siya nagsabi, tambay daw. Si Ma'am Beautiful, hindi na inawa. Tambay. Of course, syempre, hindi naman tambay. Syempre, pagiging productive din, no? So, wait lang. I-justify ko lang. No? Kasi syempre, hanap tayo ng mga additional source or extra source of income. Okay, kwento ko lang po ng a bit. Okay, kwento ko lang po ng a bit, no? Ako po ay graduate o degree holder po ng BS Industrial Psychology. May mga kaano ba ako dito? Ka-psyche? Ah, saan ka, ma'am? RTU din ako. Ikaw kay Marvin Casino, do? Ay, sorry, kay Kuya Joseph Nones. Di ba? Siya yun, di ba? Anong batch ka, ma'am? Main branch. Joke lang. Bonnie Branch. Nasa makabangko, no? Anong 1990? Doon yung gumraduate? College yun? 2003 ako, ma'am. So it means... it means maniwala ka sa taong resultado. Diba? Okay, so ka-psyche kay Dr. Baswil? Marivic Sanchez, sa CED ngayon. Okay, so hindi ko na patatagalin pa, no? Yung mga hindi naman po nakatapos o hindi degree holder, patas din po ng kamay. Okay lang po, sige lang. Oo. Because ang dami rin po dito sa IFER na naging successful kahit hindi ka degree holder. Okay? Wala po dito yung pagpumasok ka pa nag-IFER ka, graduate ka ba, nagmasteral ka ba, nagdoctoral ka ba? Kasi let's admit it, most of the time, maraming successful na mga tao, hindi degree holder. Tama? So hindi naman natin nililimitahan na kapag ikaw hindi ka degree holder, wala na, automatic, wala na to. Failure to, lifetime. Up to second, third generation failure to. Tama? Di ba wala namang ganon? In fact, more often than not, pag sila pa yung hindi degree holder, sila pa yung mas mataas yung drive, yung motivation. Parang andun yun, ha, kahit hindi ako degree holder, mas lalong gagalingan ko. Tama? May ganon eh. May ganong, ano bang tawag doon? Lack of a better term. May ganong drive. wala na rin ang maisip. May ganong drive, di ba? Di ba? Aminin nyo, sino ulit yung mga ano, yung mga hindi po tapos, yung mga walang hindi degree holder? Di ba may ganon? Di ba? Mas malakas pa nga eh. But for those people naman po na degree holder, hindi rin naman po siya parang excuse din na, eto na ako, degree holder, ha? Huh? Pero hindi naman successful. Di ba? Kumbaga parang mas the more mo siyang gamitin,
use that as to your advantage kung degree holder ka. But then again, here in IFERN, degree holder ka o hindi, you are very much welcome kasi hindi po namin tinatanong dito kung saan yung pinanggalingan mo dahil mas binibigyan po namin ng importansya kung saan mo gustong pumunta. Tama? Okay, so lahat ba gustong kumita? Lahat gustong yumaman? Sino ang ayaw? Sinong magulang dito? Taas ang kamay. Sino yun? Si ma'am? Immaculate Conception. Di ba, lahat mga magulang, meron ditong magulang na pinangarap na gusto ko, paglaki ng mga anak ko, maghihirap sila. Sige nga, pataas ang kamay. Wala, di ba? So lahat dito ng magulang gusto, syempre, maging komportable and let's admit it, umaman ang kanilang mga anak. Tama? Kasi ayaw naman natin, tayo mga bilang mga magulang na forever tayong mag-aantay sa sustento ng ating mga anak. O anak ha, may trabaho ka na, tulungan mo si kuya, tulungan mo si ate. O tulungan mo kami, after all these years, ako nagpa-aral sa iyo, ganyan-ganyan. Hoy, you have to remember, hindi responsibilidad ng anak mo yung ginawa mo. Okay, wala siyang utang na loob. In fact, responsibilidad mo yon bilang magulang. Kaya huwag mong isusumbat yon sa iyong mga anak. Ay, may mahugot. Tama. Tanginang si ano eh. De joke. Di ba? Responsibilidad nyo yan, mga magulang, sa anak nyo. Ngayon, huwag nyo isusumbat yan kapag, halimbawa, pag natapos, lalo na kapag hindi nakatapos, anak, nagpaganto ko, ang dami kong sinacrifice para sa iyo, blah, 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 blah. Sana tinapos mo, sana binigyan mong pagpapalaga yung pag-ano ko sa iyo. Hoy! Di ba? Hindi, wala silang utang na loob, responsibilidad mo yun. The mere fact na nagkadikit ang katawan ninyo, babae, lalaki, alam mo na meron siyang kasamang responsibilidad. Ngayon, huwag mong isusumbat yan sa anak mo. Okay? Sa mga anak naman, be grateful, be thankful for all those sacrifices and hardships ng mga magulang ninyo para lang talagang maitawid kayo, magkaroon ng komportableng buhay. That is something you should be grateful. Okay? Ngayon, kung paglaki mo, umasenso ka, bigyan mo sila ng bonus, bahay, ng kotse, it's okay. Bonus mo yun eh. Bahala ka. Okay? Meron, for sure, may ganong anak, di ba? Yun ang gustong gawin nila sa mga magulang. Tama ba? Meron ba dito yung ayaw bigyan ng any something sa parents nila, ayaw nilang guminhawa yung parents nila? Sige nga, taas ang kamay. O wala, di ba? So lahat tayo, bilang mga anak naman, hindi tayo lahat naging magulang, pero lahat tayo naging anak. Tama? So sa atin, andun din yung ano bang tawag doon? Giving back, okay? Or delayed gratification. Diba? O sige, magpapakaano ko, trabaho ko, or mag-aaral ako kasi para sa inyo to naitay. Kasi nagpakahirap kayo. Okay? Ngayon, bakit ko siya kinukwento? It's because of lahat ng mga yon, lahat yon na-touch ni IFERN. Lahat yon is pwedeng mangyari. And in fact, ang goal namin ni Mel is gusto namin, kahit malaki na yung mga anak namin, gusto namin mas mayaman pa rin kami kesa sa mga anak namin. Alam niyo bakit? Sino yung curious? Pag hindi curious, edi punta na ako sa next story ko. Di ba? Wala namang pala. Bakit sabi, unsolicited advice to. Di ba? Bakit? Bakit sa tingin niyo, bakit gusto namin na mas mayaman pa rin kami kumpara sa mga anak namin? Hindi ko marinig. Bakit? Hindi ko marinig. Kasi ayaw namin na aasa kami, didepende kami sa sustento nila. Di ba? Kasi let's admit it, even yan nakalagay sa Biblia, the moment na magkaroon ng pamilya ang mga anak mo, bubukod talaga yan. O di ba? may paninig ko, di ba? Sabi ko sa iyo. Di ba? So ganun siya talaga. So kumbaga at the end of the day, kung sino kayong mag-asawa na nagsasama, dapat align kayo. Okay? Sige, pasok lang po ng pasok. Meron ang, pag napuno po tayo, open po yung Metro Tent. So yung extension po neto is Metro Tent. May nakaabang po doon ang mini ladies. Pasok po, run the world. Asan si ano? Asan yung asawa ni Atino? Ayun. Run the world. Okay. So bakit ko siya kinukwento? Kasi lahat siya matatouch ko. Lahat siya matatouch ng topic ko. Okay? So, sino ba dito gustong yumaman pag matanda na? Taas ang kamay. Pag matanda na, ha?
Yung uugod-ugod na ganyan. Gusto ko yumaman pag uugod-ugod na ako. Sige nga. O, ulitin ko. Sino ba gusto mo yumaman yung ngayon na? Taas ang kamay. Si Sir parang ayaw. Nakamaroon. Gusto special mention. De joke lang. Ulitin ko. Sino gusto mo yumaman? Ngayon na. O, diba? Ngayon na. Why? It's because of ang opportunity knocks only once. Pag pinalampas mo siya, yung age natin, hindi naman din magiging backwards. Diba? We are not getting any younger. Eto, ilang beses ko na na-share to. Just so you know po. Sa Mini PRT San Pedro Laguna, sa Baguio, even nung LV Club noong Tuesday. Ngayon, isi-share ko ulit to para tapos na siya this week. Joke lang. para ano siya, matapos na siya this week. Because it's very vital about time. This is about correlation about time and money. Ngayon, kung mapapansin nyo sa illustration, di ba kamay ng bata? Tapos kamay ng... Ha? Ano? Tata. May gender ba dito? Para mo na lamang nanay, tatay ito. Kamay ng adult. Yun na lang para safe. May organ ba dito? Para mo na lamang nanay o tatay ito. And then, kamay ng matanda para safe. Okay. Yan yung talagang cycle. Okay? Yan yung cycle talaga. Lahat tayo from baby is magiging matanda. Ngayon, kasi sinasabi nila, singit ko lang, baka makalimutan ko lang, kasi pag pinanganak ka na mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay ka, na mahirap ka pa rin, kasalanan mo na. Kasi wala kang ginawa in between. Diba? Wala kang ginawa in between. Kasi sinasabi nila na kapag yung yaman napapamana, huy, gising-gising din. Kasi yung hirap napapamana din. Diba? Ang dami nakarelate sa hirap. Lalo na utang. Diba? Ay, mamamatay na ako. Kaya nga, daming, not for anything, ha, based to sa research namin, sa study namin, nakasalak sa makahenyo. Ano, kaya ang daming nagpapakamatay, ang factors is utang. Tapos, andun yung thinking, ay, hindi, para sila na magbayad, hello. Tsaka, di ba, may mga policy, let's admit it, sa ibang company, once itong person na to, deceased, automatic zero ang balance. Diba? O, hindi nyo alam yon. Ako, inalam ko talaga yon. Kasi, yun yung sitwasyon before. Nalubog kami sa utang. Lahat ba dito familiar sa utang? Lubog kami ng kalahating milyon na utang. Sino dito yung hindi nakaalam sa word na utang? Or hindi nakautang ever? Yung perfect, banayad, malinis, after ni God, Mother Teresa, ikaw na agad. Sino yun? O, di ba? Lahat tayo naka-experience ng utang at one point in our lives. Yun kasi kami. Ngayon, inalam ko yan. Ah, ganun pala, pag namamatay, zero out. Or, pag namamatay pala, kung sino man yung, ano, yung kasama mo o asawa mo, siya yung magpapatuloy. Ayaw natin ng ganun, di ba? Hindi mo naman, alam mo, eto ha, sa mag-asawa, hindi naman, tawag doon, ikaw ang gumawa ng desisyon na yan na magkaroon ng utang, tapos gusto mo kapag sinisingil ka na, gusto mo mawala ka na, yung partner mo, gusto mo siya yung magpatuloy, ha, ikaw na magpatuloy. Diba? Naging selfish ka. Samantalang nung bago malubog sa utang, is sarili mo lang inisip mo. Pero ngayon bayaran na, ay hindi, kaya mo na yan. Diba? Maglalakong parang bula na ako. Diba? So syempre, lahat nung sinasabi ko, lahat is because of na-experience namin yan at lahat yun na-zero out dahil kay iFern. Tama ba? Ngayon, di ba? Ngayon, ipe-present sa inyo ang isang napakagandang opportunity. Tapos mamaya, after ng ending ng opportunity na to, ng business na to, kasi yun yung goal eh, di ba? Kaya kayo pumunta kasi may business opportunity. Tapos kapag nalaman nyo na, at the end of the presentation, biglang, ay ano pala, may babayaran ako ganito, ay may emergency ganito, ay may ganito-ganito pa. Parang ang dami ng excuses. That's the reason, based din sa study namin, dito, mga Pinoy, is napaka-unti lang ng porsyento ng mga mayayaman. It's because ang daming excuses ng mga Pinoy. Di ba? Ang daming excuses. Ngayon, kung instead na ini-excuse mo yan, tinatrabaho mo na lang, yayaman ka pa. No wonder kung bakit dito sa IFR, napakaraming doctors, ha? Doctors, politicians, negosyante, ang nag-a-IFR pa rin. Bakit? Kasi yung mga nabanggit ko, utak negosyante na. They have this kind of mindset na
abundance mindset ang tawag. Abundance mindset. Patuloy na pagkakaroon ng additional sources of income. Hindi nila iniisip yung, ay hindi, sayang to, ay baka ganito, ganyan. Scarcity mindset tawag doon. Pero ito, abundance mindset. Kasi sila, yung mga mayaman, mas lalo pang yumayaman. Tama? Okay, so going back, bakit siya kinuwento? Kasi ito, limited lang ang time natin. And you have to remember, lahat tayo pare-pareho lang na may 24 oras sa isang araw. Sabi ni sir, tama, bakit may hugot sir? Tang ina, tama yon. Joke lang sir ha. Ngayon, based sa data, pag daw, sa mga parents to ha, kapag daw yung mga age 20, ito yung number of hours, ito yung age, pag 20, 21, 22, yung time spent ng mga anak natin sa mga magulang, dating 4 to 5 hours, bumababa na siya. Naging 0 to 1 hour na. Why? It's because most of the time, ito yung age na yan na, of course, nag-aaral or nagtatrabaho. Tapos kapag off naman, kasama barkada. Diba? So, tayo bilang magulang, kung may anak tayo na ganyan yung age niya, yung age niya, dapat we should be very careful. We should be very vigilant kung sino yung mga nakakasama niya. Kasi diba, kapag merong apat na marites, kapag siya sumama, siya yung ikalimang? Kaya nagsabi niyan, hindi ako. Diba? Pero kapag may apat na milyonaryo na sinamahan ang anak mo, siya daw ang ikalimang? Malamang, kasi ano ba ituturo ng mga milyonaryo? Kung paano nila nakuha yun? Ano ba ituturo ng mga maritesan? Eh di marites. So, Mari, alam mo ba yung latest? Diba? Ganto, si ganyan, ganyan. Even Liza and OG Diaz. Na wala namang kinalaman sa buhay niya, ipagkukwentuhan niyo, di ba? Na hindi naman siya magiging ikaka-productive ninyo. So you have to be very vigilant sa ganyang edad kung sino yung nakakasama ng anak ninyo. And same goes, yan yung time spent kanina yung sa friends. So i-check nyo, kapag kasama ng mga anak nyo, matambay, di ba, mawalang pangarap, for sure, yan din sila. Alam nyo kung bakit? Kasi mapavalidate na, bakit si Pedro at si Juan, yung barkada ko, wala namang pangarap, tambay lang, okay naman sila, happy sila, enjoy sila. Ako hindi naman mag-aspire kasi okay naman pala eh. Tama? Mapavalidate eh. Mapavalidate na okay palang tumambay. Okay pala na mag-chill-chill lang. Kasi may mga group of friends siya na chill-chill lang. Ang tanong, gusto nyo ba yon? Kasi kung gusto naman nyo naman pala yun, edi okay. Wala tayong pag-uusapan dito, kanya-kanya prinsipyo. Dito ako sa taong gusto naman na yumaman ang kanilang mga anak. Lahat ba gustong yumaman ang kanilang mga anak? Yes! Ngayon, paano sila yayaman kung hindi mo payayamanin mo ng sarili mo? Tama? Sabi nga nila is hindi mo or ang hirap tumulong kung kailangan tulungan mo ng sarili mo. You cannot give to charity unless you yourself is charity. Unless your name is charity. Sabi nga ni Sir Tom, you cannot give what you don't have. So, kailangan tulungan mo rin muna sarili mo. Kasi baka mamaya, masumbatan ka rin, uy, the guts mong tumulong ha, ikaw nga eh, walang pambili ng gatas yung anak mo, ikaw nga eh, nangangailangan pa yung asawa mo eh, bakit kumakatulong ka dito sa community whatsoever, wagas. Diba? So, nag-i-start muna siya sa family and sa sarili mo. Kailangan matulungan mo muna sarili and pamilya mo. Yan yung sinasabi ko nina, time spent with your partner. Kailangan align kayo. Kailangan pareho kayo na ang goal nyo pareho is maging successful family ninyo, maging they have a very comfortable living, yung anak ninyo, di ba? Na for sure, pag meron kayong anak na malalaki na, panag-asawa yan, ayaw nyo na api-apihin na mabiyanan. Tama ba? Or baka inaapi kayo na mabiyanan nyo ngayon. The joke lang. Di ba? Ayaw nyo yung ganun, di ba? So, kailangan, para hindi siya maapi, one of the factors is kailangan siya mismo ay buo. Kailangan siya mismo is merong something maiko-contribute doon sa plate ng table nila. Eh, paano kung wala? Eh, yun yung justification. Ah, dapat lang naapi-apihin ka. Eh, wala. Eh, ano mga contribute mo? Diba, kikitira ka, daming utang, whatsoever, blah, blah, blah. I should know. Wala pa akong gina-judge. I should know kasi ganun ako. Ako, ganun ang naging past ko before. Yun yung naging driving force ko
kung bakit kailangan namin trabuhin namin si Ifern. Dahil yun yung naging motivation ko. Okay? Kuha ba? Okay. Time and money. Time denotes the hours spent doing some work and money amount earned for doing that work at a particular time. Ngayon, anong kinalaman? Anong kinalaman niya? Panag-Ifern ba ako? Anong masasagot niya? Anong kinalaman sa time at saka sa money? Eto, some illustrations. Let's admit it. Kapag bata ka, yes, you have time. Pero wala kang money. Tama? Kasi wala ka pang trabaho or wala ka pang negosyo. Meron man, very slim yung percentage na at an early age, pinamanahan ng ganito, ganyan-ganyan, ng kumpanya, ng negosyo, di ba? And energy or health. Ano ka pe? Bata ka pe. When you reach your mid-age, yes, may mga money ka na niya kasi natatrabaho ka na. Health mo, okay. Peak yan. Peak. Pero yung time mo nawawala. Diba? Yan yung takay. Minsan may maririnig tayo na, ay ano na ako, tumandang dalaga na ako, tumandang binata na ako. Kasi yung time ko, binuhos ko lahat sa trabaho ko. Diba? Mga narinig natin na mga ganyan. Pero pagdating mo naman, retiring age, you have all the time. Pwedeng meron ka ring money dahil sa retirement mo. Pero this is not much. Diba? Pero wala ka ng energy. You cannot enjoy. So you have to answer to yourself, kailan nyo gustong pakainin ng mga masasarap, mga sosyal na pagkain ng mga magulang ninyo, baka sa mga panahon na marami na silang bawal. Na ito, oh, sarap na ito. Hu, Angus, Wagyu beef steak. Bigla, ay, bawal ako na. Bawal ang pork, bawal ang ano, beef, bawal ang ano, kasi cholesterol, konting ano lang is yung sa arthritis. Di ba? Kailan nyo naman ipapasyal sa magaganda at mga expensive na lugar ang mga anak nyo, mamahal nyo sa buhay? Kapag matanda ka na, pag wala na kayong moment, yung tipo ang ganda sana ng moment, ng memories, no? Magtatakbo kayo ng anak nyo, kaya lang ikaw matanda ka na ugot-ugot, eh, nak, kaya mo na yan, go ahead. Diba? Pero gusto mo naman sa pictures, ang ganda mo sa videos, kinikilig ka, yung mga tipo, anak, idon, zulbeta mo ko. Diba? Gagawin, bug, ikot-ikot pa kayong paganyan. Diba? Diba gusto nyo yun? Kasi ang ganda ng memories yun sa mga anak. Ang ganda nun sa memory bank ng inyong mga anak. Yun ang maaalala sa inyo. Tama? So, eto, 2014, ako po yung tatrabaho, last work ko, bago nag-Ifern, sa Convergys as program lead. And si Mel po, supervisor sa JP Morgan. So combined income po namin or sahod is 100,000. Dito, di ko lang alam kung kita kasi, no? Meron kasi dyan parang pa-Christmas yan eh. Parang ano yung wish list mo. Ang nilagay ko pa dyan is mapunta kami sa Hong Kong noong panganay kong anak. Kasi sinasabi nila ang Hong Kong daw is the greatest, ano ba tawag doon? The happiest place on earth sa mundo ng mga bata. Agree? Sino na kapag Hong Kong na, taas ang kamay. With your kids. Huh, di ba umonte? Huh, di ba? Bakit? Kasi ay ano, walang pera, walang time, di ba? So ngayon i-check natin kung natupad ba yung wish ko bago pa kami mag-Ifern. Nung nag-Ifern kami, anong nangyari? Kaya kami, racket dito, racket doon. Kasi di ba nakwento ko nga is, lubog kami ng kalahating milyon na utang. Which, lahat kayo is familiar sa utang. Tama? Okay. So, eto, sa post pa yan ni Upline Melay, November of 2012. Yan po yung ginagawa namin. Cloth diapers, bazar-bazar, ganyan. Kunwari, social bazar, di ba? Pero, kung totoo si ano lang yan, changi-changi, ukay-ukay, ganyan. Ayan, nagtitinda. Ito ha, even kahit program lead na ako ha, program lead sa call center, ibig sabihin ako yung kumakausap na sa kliyente, sa vendors or vendor managers, and may mga tauhan na rin ako yung hinahawakan o yung minamanage. And yet, I don't give a damn na magtinda-tinda, magbigay ako or magtinda ako ng lutong ulam. Why? Kasi ang sabi ko nga, nakikitira ako, laki ang dami kong utang, hindi ako pwede maging choosy kasi wala akong dapat ipagmalaki. Tsaka ano ba to? Shabu ba to? Cocaine ba to? Para ikahiya ako? Di ba hindi? I have to check my heart yung intention. Bakit ko to ginagawa? Kasi gusto ko makaahon dito. Gusto ko mawala utang ko. Gusto ko hindi na ako nakikitira. They have a comfortable living. The life that they truly deserve to live yung family ko. Kaya ako, I don't give a damn. Nagpaano pa ako?
taxi driver, ha? Even weekends yan, kailangan daw ng sa isang occasion, ako yung nagsilbing driver doon sa kasamahan ko. May inatanan kami yung wedding sa Tagaytay. Bagyo noon, bumabagyo, nandun lang ako sa kotse. Although he has this intention na, Alex, sama ka na, reception. Wag na, hello. Di ba? Hindi naman talaga ako invited to begin with. Kaya ako nandito kasi pinagdadrive kita. I am your driver today. And I don't give a damn. Kasi mas iniisip ko na bakit magkano ba yung kikitain ko sa extra income kong to. Lahat yung pinasok ko. Kung lahat sa inyo, may sino dito nakapanood na ng video namin ng part 1? Melex video part 1, aside kay Kuya Joseph, ma-unstoppable. Ayan, di ba? Meron doon na banggit kung muntik ko ng ibenta or isang la. Ay, hindi pala pwede isang la. No? Ibenta pala. Pwede ba idikit ulit? Pwede muntik ko na ibenta yung isang kidney ko. Kasi 'di ba at one point umingay, nagkaroon ng balita no na pwedeng ibenta yung isang kidney, tapos ganto kitaan. Ah, ito pala, may latest chika. Noong time na 'yon, parang alam kong bentahan 60-70,000. Kanina may bisita kami sa bahay. Ang bentahan na daw ngayon 350,000. Hindi lang natuloy sa akin dahil naghahanap ako ng first hand information kung sino talaga nag-undergo ng surgery. Para pa siya lang tatanong ako, anong preparation ginawa mo? Anong oras yung recovery? Till what time yung duration? Wala lang akong nakausap na gano'n. Kasi kung hindi, malamang sa malamang ginawa ko na siya. Okay? Kaya pala hindi, pinahintulutan ng Panginoon na gawin ko yon is because makikilala na pala namin si Ifern way back 2016. At eto nga ang kinuha namin. Mamaya, malalaman nyo pa thoroughly ano ba yung family package na yan. Which is, i-discuss yan sa marketing plan. Kasi dito ang maganda, natutulungan mo na sarili mo, you have now the guts and the audacity para tumulong na rin sa ibang tao and sa kapwa mo and sa mag-anak mo. Okay? Kasi ang thinking namin noon, pag pumasok ka pala dito sa iPhone, pwede ka maging user para makabil ng discount. Sino dito mahilig sa discounts? Taas ang kamay. I will rephrase my question. Sino dito may SM Advantage card? Mercury Sukui card? O, di ba? Bakit? Let's say, ako rin, kasi gusto kong makatipid. Ang alam kong palitan pa ng 200 points is equals to 1 peso. Pwede ko na alam yung ngayon. Ah, same pa rin. Okay, ito mo, hindi nag-i-increase. Kasi gagamitin mo pala dahil sa napakaraming testimonies ng mga sakit, might as well maging user ka na. Makaka-avail ka pa ng discount. Sino dito kung di man kayo may kakilala na may diabetes? Taas ang kamay. Kung sino dito ang high blood? Hirap makatulog? PCOS? Okay. Yung mga hindi nagtataas ng kamay, ibig sabihin healthy, fit na fit, ganon. Healthy community namin, hello. Fresh air, ganyan. Pero at least wala kayong kakilala. Ulitin ko. May kakilala at least man lang. Diabetes, taas ang kamay. High blood. Tinitinan ko sila, sir. Sila yung fit, sila yung healthy. Nag-gym every day. Fit na fit. Healthy na, ha? Sino high blood? Sino misis mo? Ato? Siya? Kayo ba? Mamaya makareveal pa ako ng ibang issue. Okay, so anyhow, so lahat dito pa nag-iPhone pala is makaka-avail ka pala ng discounts. Okay, pag nag-user ka. Ngayon, eto pala, pag nag-retailer, the traditional, na mga magkuha ka sa supplier, benta mo, may tubo ka, di ba? Pwede pala siya eh, pwede pala sa iFern. And at the same time, sinasabi kong pwede ka nag-network builder or makakatulong ka sa ibang kapwa-tao. Hanggang sa, eto na nabigay sa amin. Dati ang pangarap ko lang, Timex, G-Shock. Ngayon, pwede pala ibigay sa amin ni iFern, like eto, 19 million na Rolex Daytona na green face. Ngayon, phase out na pala to, as per Sir Tom. So, mas tataas ang value niya. So, magiging 1 billion na siya. Hindi, joke lang. Di ko lang alam. Pero magtataas na kasi super limited edition. Okay, tas 7 million. Ano pa itong suot ko ngayon? Rolex Root Beer na 4 million. Tutti Frutti na 9 million. Hublot, 2 million. AP, 3 million. Solid Gold Rolex is 2 million each. Diba? Parang, akala ko ano lang eh. G-Shock okay lang kasi sabi ko, lahat tayo may pare-parang 24 hours. Ang G-Shock ko, Rolex mo, para wala man nagtetel ng time yan eh.
Diba? Pero hindi ko alam na pwede pala ito ibigay ni iFern. Diba? O sige, tuloy mo lang, sir. Dahil dyan, bigyan kita ng marker. The chocolate. Bigyan kita ng product, sir. Okay? Ano ba? Sabi nga nila, if you want to buy things without looking at the price, work without looking at the clock. Trabaho lang, hustle, alam mo yun, yung motivation, ganyan. Hindi ko pwede maging choosy kasi wala akong mapagmamalaki. Konting ano lang, hindi ko pwede maging choosy. Wala akong mapagmamalaki. Gawin mo to, hindi ko pwede maging choosy kasi wala akong mapagmamalaki. Yun lang, yun yung lagi yung mantra ko nun. Mahirap ako, hindi ako mayaman, hindi ako arte-arte. Diba? Ang tatay ko, ang ano ko, hindi Henry, hindi Gokong Wei, hindi Ayala, hindi Lopez. Ngayon, kailangan ko maano, hindi ko maging choosy para wala akong pagmamalaki. Yun lang lagi. For 6 or 7 years, yun lang yung laging mantra namin. Sino yung ano? Patuloy na makikinig. Basta tapusin nyo, ha? Tapusin nyo. Tapusin nyo yung presentation ngayon. Hanggang sa, di ba, sa tagal namin sa call center industry, Bangkok, Thailand lang yung napunta namin. And to think, nag-aantay pa kami ng Cebu Pacific, zero fare. Sino dito yung nag-aantay, naka-relate? At one point, ganon. Diba? Ay, alas 12 na, tayo natin mag-zero fare na to. Refresh. Refresh. Wala pa. Diba? So lahat yun, inantay namin para lang makatravel. Yun lang ginawa namin for Bangkok. Eh sa taga ng 11 years, yun lang ginawa namin. Pero 2016, after a year, first world country, binigay sa amin ni iFern sa Sydney, Australia, totally free. Meron pa yung pang-accommodation, meron pa yung food, at ito malupit. Si Sir Tom, meron pang bibigyan ka pa ng pang-shopping. Grabe. Sydney, Australia. And sa London, which is mamaya, bakit kami nag-London? Kasi sobrang world-class ang ating products. Sa Dubai, noong 2021, parang gumastos kami 9 million. Ay, sorry. 5 million in 9 days. Yan yun. And, totoo ba? Hong Kong, pagbigyan nga natin anak natin, kasi ito yung happiest place on earth. Natupad siya, tinupad ni iFern at ni Sir Tom noong 2019. Anak, Hong Kong na tayo. Afford na ni Daddy at ni Mommy. Walang requirements na kailangan pasado ka sa gantong subject, ganito yung average mo, kailangan mabait ka, nagugas ka ng pega. Hindi, walang ganun. Kasi kaya na natin, book tayo, book kung book. February of 2019, we spent like $500,000 sa Hong Kong. Singapore naman, just last year, kasama na yung bunso. Kasi pasok din sa memory bank ng anak namin. Yan. Tapos, local naman, Amanpulo. Kala namin dati, pang-politician, artista lang Amanpulo. Pero dito pala sa iFern, pwede. So, kung Feb of 2019, Hong Kong, August of 2019, nag-Amanpulo naman kami. We spent $500,000 in 3 days. And to think, ha, sino dito nag-Amanpulo na, taas ang kamay? Wala pa, di ba? Talaga, ang one cup of rice dyan is 500 pesos. Hindi ko na alam ngayon kasi 2019 to eh. O nung tumawag diet. Nung tumawag ako kadarating, pa-order nga po one cup of rice. O sige, magkano po? Sabi niya 500 pesos. Sir, ang order ko lang po one cup of rice, hindi po one sack of rice. Sir, ganun po talaga. Ha? Ba't naman naman? Sir, kasi Evian yung ginagamit naming water. Tapos may mga dash of diamonds and gold. Ganun. Tangina, busog na ako. Yun lang pala yun? Ate lang pala? Mindset lang pala yung kunwari, gutom pa ako. De, pero honestly, ha, 500 pesos yung rice dito. Promise. Hindi ko na alam ngayon. And then, sa Davao. Okay, sino taga Davao? Samal Island, sa Pearl Farm. Ayan. With bunso. Pangalawang punta namin sa Amanpulo. Of course, with Sir Tom, Madam Kim, with Upline Zach. Ayan si Upline Marvin, Upline Kit. Up there, Sir Arvin. Ayan. Kasi ito pa lang yung Million Dollar Club members. Okay? Ilan pa lang kami nun? Parang 3, 4, 5, 6, parang ganyan. So, pangalawang punta namin sa Amanpulo. And of course, ang dating nakikitira, milyonaryo na at may sariling tirahan pa. Nabagay lang. So, tinrabaho kasi namin siya noong 2016. Again, hindi ako naging choosy kasi wala akong may pagmamalaki.
Diba? Kung umarte-arte ko noon, eh malamang, sa malamang, wala kami dito. Wala kami sa 200 million na 1,000 square meters sa Green Meadows. At malamang sa malamang, wala rin kaming ganyan, 25 million na Mercedes Maybach, the only white here in the Philippines, na nandyan po nakapark sa ilalim. Diyos, parit na bagay lang. Kasi hindi ako umarte-arte, hindi ako naging choosy. Wala ako may pagmamalaki noon. At of course, we now have the guts, the nerve na tumulong sa aming kamag-anak, sa relatives, because of, wala eh, natulungan na namin sarili namin eh. So mag-a-advise na kami, mag-instruct na kami, magbibigay kami ng direction, ito gawin mo, ito kasi nangyari sa amin, proven and tested. Ang kapal na mukha namin, nasabi namin, ito gawin mo, pero hindi naman nangyari sa amin. Kaya titinan pa kami, oh talaga, ikaw nga hindi mayaman eh. Eh, para wala tayong ganun na eh, pakayaman muna kami. Kahit pinagtatawanan nyo kami, hindi ka naniniwala, hindi nagtitiwala, okay lang. Sabi ko nga, hindi kami pwede maging choosy dahil wala kaming dapat ipagmalaki. Hanggang sa kami namin, kami, yumaman na, pwede pa palang yumaman yung aming mga kamag-anak. Applying Carcel, have the Mini Cooper, Mercedes-Benz, nakatira sa condo, applying Jakar, ganun din, sa condo, ano ba siya, Mustang at saka ng Mini Cooper. So nag-start siya sa amin. Sa pagbabago sa sarili namin. At paano naman yung kamag-anak? I mean, yung hindi naman, hindi mo kamag-anak, yung ibang tao. Totoo ba si Ifer na kayaman ibang tao? Okay na, check na, di ba? Yumaman na kami. Nuknukan na. Manuknukan. No, yumaman na kami. Okay, napayaman naman namin yung kamag-anak namin. Para ibang tao, eto. Here are the people. Million Dollar Club members accumulated income since 2016. So far, as of the press time, 12 na tao, the only network marketing na may Million Dollar Club members. 12 po kami ang naitala dito sa IFR na kumita ng tumataginting na 50 million and up. And if you're going to check, as the correlation between time and money, ages between 18 to 60 years old, pinakabata po sa talaan, 18 years old, kumikita ng ganitong income. O paano pag matanda, o 60 plus, meron din, ganyan din ang kinita. Kaya huwag niyong sasabihin, ay, wala na sa akin to, hindi ko na panahon, bata pa ako, matanda na ako. Talaga ba? E paano to? O, naging selfish ka lang. Kasi ikaw lang sarili ang inisip mo. Hindi mo inisip yung pwede mo pang gawin at mangyari sa kamag-anak mo at sa relatives mo at sa ibang tao. Again, kung nasa employment pa rin kami, ang dating sahod namin 100,000 sa call center for 12 months times mo sa 7 years, it would only give us 8.4 million pesos. Pwede na? Pwede na? Eh, nasa iPhone kami. So, yung 100,000 times 12 months times 7 years, 8.4 million. Pero dahil kay iPhone, ang total accumulated namin since 2016, 226 million pesos. So kung papipiliin kayo, 8 million o yung 226 million pesos? Kala ko magiging choosy din eh. Di ba? So again, saan kami nag-start? Nag-start sa nakinig. Diyan din. Diyan mismo. Diyan mismo sa ika, second, third row. De, joke na po. Pero dyan mismo, nakaupo kami, nakinig kami. Hindi kami naging choosy, wala kami dapat ipagmalaki. Nakinig. Kuya Roel? Ano yun? Ano ba yun? Wait lang, wala pa rin. Ayan. So, hindi kami naging choosy dahil yun lang yung tinignan namin. Dati na pwedeng pang part-time income, extra-extra, sideline income, hanggang sa pwede mo palang i-full-time. Pwede mong, number one, ikabayad ng utang, have your daily living, pwede kang kumita, and pwede kang yumaman, at lastly, pwede kang makatulong sa kapwa-tao. Lahat ba yun gusto mangyari? Yes. Di ba? Gusto namin forever na maging ganyan kami, na gusto namin para kami umaasenso, yumayaman ng pamilya, and at the same time is, healthy pa kaming lahat. Kasi for sure, lahat naman, wala nang may gusto na may sakit sa kanyang, sa inyong mga pamilya. Again, in iFern, it's a marriage between time and money is equals to prosperity.
Okay? So yung mga nakikita nyo, yung mga results, yung mga watches, the travel, yung money and all that, yes, that's true, but initially or primarily, ang sinisave nyo yung time. Okay? Initially, time talaga sinisave ni iFern bago kayo magkaroon ng limpak-limpak ng perang tulad ng ganyan. Kasi time, hanggat bata pa, i-maximize na, strike while the iron is hot. And tandaan, is pare-paro tayong may 24 oras sa ating buhay. So nasa sa atin na lang yon kung saan natin gagamitin, kung magiging productive ba tayo or magiging active man lang. To God be all the glory, this is your Emerald Presidential Director. Maraming maraming salamat po.